maganda na namang balita para sa buong Pilipinas. Pangulong Rodrigo Duterte, may bago na namang utos para tuluyan nang mapaalis ang China. Ikinagulat na naman ng mga Chinese ang bagong ipinag-uutos ni Pangulong Duterte. Utos na siguradong wala nang makakapasok sa teritoryo ng bansa. Ano na namang agresibong command ang ipinag-uutos ng ating mahal na Pangulo? Alamin ng buong detalye at panoorin ang buong video. Matapos nga ang utos ni Pangulong Duterte na maglagay ng palatandaan o boya sa mga isla ng bansa, ikinabigla na naman ng mga Chinese Coast Guard ang patuloy na pagbabakod ng Pilipinas sa isla sa West Philippine Sea. Wala nang ang magawa ang mga Chinese sa patuloy na agresibong utos ni Pangulong Duterte sa hukbong dagat. Nagbigay na naman si Pangulong Duterte ng bagong utos na magtatag o bumuo ng command observation post sa mga teritoryong minamatsyagan ng mga Chinese vessel. Kabilang na sa mga nilagyan observation post ay ang Likas Island, Lawak Island, at Parola Island. Kilala ang mga isla bilang sobrang yaman sa natural resources, katulad na lamang ng mga coral reef at oil reserve. Ang mga nasabing command post ay magsisilbing palatandaan na ang isla ay pagmamay-ari talaga na nasasakupan ng Pilipinas. Ang mga command post na pinatayo ni Pangulong Duterte ay magpapahusay sa maritime domain awareness na ang ibig sabihin lang ayon sa Philippine Coast Guard, mapagbubuti lalo ng ahensya ang kanika nilang kakayahan sa pagtataguyod ng kaligtasan, pangangalaga, at pagsasagip sa mayayamang resources ng dagat laban sa posibleng panghihimasok ng galing sa ibang bansa. Isa pa sa ikinagulat ng Chinese vessel, 5 mga higanting barko kasi ng Pilipinas ang inutusan ni Pangulong Duterte upang mag-aligid at magpatrolya sa karagatang nasasakupan ng bansa. Pero dagdag ng PCG, hindi umano nang hahamon ang barko ng Pilipinas. Ang pinakadahilan lang umano ni Pangulong Duterte ay para maprotektahan ang patuloy na dumararaming mangingisda sa West Philippine Sea na posibleng itaboy o bulihin na naman ng mga Chinese vessel. Samantala, umaasa naman ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng Administrasyong Marcos na papaigtingin pa ang kapasidad ng ahensya at madadagdagan pa ang mga barkong pandepensa at pagpatrolya ng Pilipinas. Umaasa din ang PCG na maraming tauhan ang madadagdag sa kanilang hanay na makatutulong upang mapagbantay at magpatupad ng batas sa pananatili ng kaligtasan ng mga isla sa Pilipinas. Sa susunod na buwan naman ay inaasahang darating ang kasabay ng BRP Teresa Magbanwa na BRP Melchora Aquino na parehas na multi-role response vessel ng bansa. Halos magkasize lang umano ang dalawang barko na may haba ng 97 na metro na kasing haba ng 3 full-size na basketball court. Grabe nga ang pinapakitang bagsik ni Pangulong Duterte. Pagpapaalala sa kanyang administrasyon na walang nakuhang teritoryo ang China sa kanyang pamumuno. Ano ang iyong reaksyon sa bagong utos ni Pangulong Duterte sa hukbong dagat? Ikomento sa baba ang iyong salobin.